nilakad ang 8,600 kilometers for 360 days to perform Hajj. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa Habir po para sa Muslim Perspective, Islamic Thinking para sa mga viral issues online. Kamakailan nag-viral ang isang video ng isang Kerala national na Muslim na si Shihab Shotur at nag-travel siya patungo Saudi Arabia para magsagawa ng Hajj by trekking. Paglalakad lang talaga. Walang anumang sasakyan ng kanyang sinakyan. Walang eroplano, walang bus, walang barko at siya ay naglakad lang hanggang makarating sa Makkah. At inabot siya ng 8,600 kilometers na umabot ng 360 plus days, almost 1 year, bago siya makarating sa Makkah. At isa siyang YouTuber at na-document itong kanyang paglalakbay, yung kanyang pagpupunta sa mga iba't ibang lugar bago makarating sa Saudi Arabia. At siya ay nakatanggap ng maraming parangal at papuri sa mga taong kanyang nakasalamuha. At alhamdulillah, ito po ay isa inspiring bilang isang content creator at tutunay nga na maraming natuwa sa kanyang paglalakbay. At ngayon naman ay kung titignan natin ang Hajj. Ang Hajj po ay isang ibada, isang uri ng pagsamba sa Islam. Ito po ay pilgrimage. Isa po itong uri ng paglalakbay na may tukoy na panahon kung kailan gagawin, may mga tukoy na ginagawa. At hindi po tayo maaring magdagdag dito. Ang sabi ng mga ulama, kapag ikaw ay maglalakbay patungo sa Hajj, ay paghahandaan mo ang iyong pagta-travel. Kaya nga meron tayong mga dua, meron tayong mga iba't ibang ginagawa to prepare para maglakbay, para mapagaang ang paglalakbay mo. Ngayon, kung sa paglalakbay mo na pinilit mong pagaangin sapagkat si Allah, ninanais niya ang kaluwagan sa atin. Along the way sa iyong paglalakbay ay nakaranas ka ng mga kahirapan, ito po ay rewarded, no? According to Islam, no? Sa paglalakbay mo, ikaw po ay mabibigyan ng reward ni Allah. Ngunit, ang sabi ng mga scholars, kung ikaw ang mismo mag-a-afflict sa sarili mo ng paghihirap, hindi po ito parte ng ating din, hindi po ito parte ng ating ibada na ikaw mismo ang maglalagay sa sarili mo para pahirapan ka. Pahirapan mo ang sarili mo. So, kung ang purpose ni Brother Shihab dito ay para to show na nahirapan siya sa pagpupunta niya o nag-sacrifice siya na wala naman ito sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is we are sorry to say that it is not rewarded as part of Hajj. This is according to some scholars that we research, no, pag ganitong klaseng mga tanong. So, pero kung siya'y naglakbay at to make a content to inspire people, this is another thing. Pero yung Hajj itself, it will be rewarded according kung ano yung mga tinakda ng Islam at tinakda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gagawin natin. So, inspiring siya, totoo, na may naglakad, na maaring marami ang nakasaksi nito at maraming natuwa sa gawaing ito. Pero sa Islam, tandaan po natin, ang panuntunan po ay mas magaang, ay mas maganda. Si Allah ay nagnanais sa atin ng kaluwagan. Hindi niya tinakda itong mga Hajj na ito, itong mga ibada, even fasting sa Ramadan, for us to para dito makaramdam ng kahirapan. Hindi po. Ang mga pagtatakda ng mga ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa gayon tayo ay maging malapit sa Kanya. Magkaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaroon ng awareness sa Kanya. Hindi po to afflict hardship, no, para sa mga worshipper, para sa mga sumasamba. Ganun pa man, inspiring ang ginawa niya, nawa ay magbigay ito ng inspirasyon sa maraming tao, Muslim at non-Muslim, no? Pero pagdating po sa ibada, pagdating po sa pagsamba, pagdating sa mga bagay na ikalulugod ni Allah, ay gawin po natin yung mga bagay na kung saan ay mas magiging magaang sa atin. So maraming salamat po. Isa Habir po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.